Maraming tao sa ating mundo ang nakakaranas ng hindi maipaliwanag na takot na dulot ng mga kakaibang nilalang na ayaw man nating naisin ay kasama na nating nakatira sa ating kinaroroonan. Sila ay maaaring nasa forma ng masasamang loob, mga elemento, engkanto, mangkukulam o di kaya ay aswang. Sa sharing ito, isang suking tagapakinig na naman natin ang nakahandang magbahagi ng kanyang kwentong karanasan tungkol sa mga nilalang na tawagin na lamang nating aswang. Malayo ang baryo maligaya sa Cabiasnan. Ni ang makabagong teknolohiya na kayang maibigay ng gobyerno ay hindi abot ang nasabing baryo. Lahat ng taong naninirahan dito ay payak lamang at walang ibang hinahangad kundi ang makakain sa salukuyan. Hindi sila nag-iisip ng nakaraan o kahit pa ang hinaharap. Si Rudy ay isa sa mga taong sanay ng mamuhay ng simple. Maaga siyang naulila sa edad na 18 pero hindi naman siya talaga iniwan ng kanyang mga magulang nang walang mahihita sa mundo. Isa siya sa mapapalad na mamamayang napamanahan ng maliit na sakahan na siya namang pinagkukuhanan niya ng hanap buhay. Kahit papaano, nalilibang sa pang-araw-araw si Rudy. Inaabalan niya ang kanyang sarili sa pagsasaka. Ayon sa kanya, paiba-iba ang kanyang tinatanim na gulay depende sa buwan na nababagay magtanim ng kahit na anong halaman. Mas sumaya pa siya nang makilala niya si Ernesto. Isang binatang kasing edad din ni Rudy. Namimingit lang daw ang binata sa bati sa kanyang barangay pero may mga hindi nakikilalang lalaki ang pumukpok sa kanyang ulo dahilan para muntikan siyang malunod sa batis. Mabuti na lang na iligtas siya ni Rudy. Mula noon, hindi na humihiwalay si Ernesto sa kanya. Naging kaibigan niya ang lalaki. Kung minsan, inaalalayan siya nito sa pagtatrabaho sa bukid. Kagaya ngayon, abala ang magkaibigan sa pagsasaka nang maisipan nilang magpahinga saglit. Pare, alam mo, may kinuwento sa akin si Nani. Bungad ng lalaki. Humarap si Rudy sa kanya at nagtatakang nagtanong. Tungkol saan naman yun? Tungkol sa mga aswang. Napangisi si Rudy. Hayan na naman ang kwentong barbero ng kanyang kaibigan. Wala na itong alam na gawin kundi manakot. Hindi man lang naisip na mamayang gabi, uuwi itong mag-isa at baka may makasalubong na aswang sa daan. Eh ano naman ang tungkol sa mga aswang? Napakamot si Ernesto sa ulo. Eh baka hindi ka maniwala eh. Pero sabi ni nanay, kapag may nadaan na daw tayong isang sangang daan o crossing na kalsada kumbaga, pumagit na tayo tapos subukan daw nating tumuwad. Maniwala ka o si hindi, sa kalsadang hindi natin dinadaanan, may makikita din daw tayong aswang, nakatuwad at naghahanda ng mag-take off. Napamulagat sa narinig si Rudy. Ha? Anong take off? Yung kagaya sa eroplano, lilipad sila. Tapos, maghahanap ng mabibiktima. Kapag nangyari yun, kailangan na natin tumakbo ng mabilis para hindi nila tayo maabutan. Kasi, tayong nakakita sa kanila ang una nilang lalantakan. Namimilog pa ang mga mata ni Ernesto habang sinasabi yun. Napanguwi si Rudy kung anong kalokohan na naman ang pinagsasabi ng kanyang kaibigan. Naisip niyang gantihan ito nang makita ang posisyon nilang tatlo. Bali siya, si Ernesto at ang kalabaw. Alam mo pare, may narinig din akong kwento sa baryo. Panimula niya. Ano yun? Interesadong tanong ni Ernesto. Sabi nila, may mga aswang na mahilig sa mga taong nasa gitna. Kapag nakatambay nga, kusa siyang lilipad at unang dadagitin yung nasa gitna. Kagaya ng posisyon mo ngayon. Aniya, kaya nangilabot pang nagkikikisay si Ernesto. Huwag mo nga akong tinatakot pare. Para ka namang iba sa akin eh. Nakanguso pang wika ni Ernesto kaya mas lalong napahalakak si Rudy. Huwag ka kang umuso, para kang bakla. At nagtawanan silang dalawa. Maya-maya, bumaling si Rudy kay Ernesto. Alam mo pare,
buong buhay ko ah. Hindi pa ako nakakaranas ng nakakahindik at nakapanghihilakbot na katatakutan. Niminsan, hindi ko pa naisip na sasagi sa isipan ko ang tungkol sa mga aswang-aswang na yan eh. Adiya, para kay Rudy, isang malaking abala sa kanyang trabaho ang tungkol sa mga kwentong aswang. Nagsasawa na siyang marinig ang tungkol sa mga ito na nagsimula pa noong bata pa lamang sila. Hindi na niya nakalimutan ang tungkol sa mga ito. Ni minsan ay hindi pa naman siya nakakakita ng nasabing nila lang at hindi na din niya pinapangarap ang makakita. Mas masaya na siya kung magbubunga ang lahat ng pinaghirapan niya sa sakahan para pagdating ng panahon ay makapagbenta siya at makabili ng mga bagay na gusto niya. Sa edad niya sa kasalukuyan na 20 anyos, ni hindi pa siya nagkakanobya. Hindi niya naranasang manligaw. Nakatira siya sa isang probinsyang halos lahat ng tao ay mahihiyain at mas mahalaga pa ang kumilos para sa ekonomiya. Mahirap ang buhay niya pero hindi niya naman ito gaanong nararamdaman. Basta magsikap lamang siya. Naniniwala si Rudy na sa palad na niya naman talaga ang pagiging isang kapuspalad, lalo na't ipinanganak siyang dukha. Gayunpaman, wala siyang reklamo sa mga nangyayari sa buhay niya. Wala siyang ginagawa para mabago yon. Simpleng tao lang si Rudy. Abala siya sa pagtatrabaho. Mas gusto pa niyang harapin ang kanyang mga pananim at wala siyang panahon sa pakikipagkwentuhan. Kaya madalas siyang natatawag na imutero sa kanilang baryo. Madalas din siyang pinariringgan sa kanilang lugar. Kesyo baka pagdating ng panahon ay maging matandang binata na lamang daw siya. Kaya walang taong nakikipaglapit sa kanya. Ni hindi raw siya marunong sumuyo o manligaw ng dalaga. Tinatawanan niya lamang lahat ng yon. Hindi naman ito totoo at mas gusto niya naman talagang maging abala sa bukid kahit wala pa siyang asawa. Naniniwala si Rudy na kung nanaisin na talaga ng Panginoon na makapag-asawa siya ay kusa itong darating at hindi siya magiging tanga para huwag itong saluhin. Pero kung ang loko niyang kaibigan na si Ernesto ang tatanungin, hahagalpak lang ito ng tawa, kagaya ng pinag-usapan nila ngayon pagkatapos ng topic nila tungkol sa aswang. Mag-asawa ka na lang kaya ng biyuda, paring Rudy. Sinamaan niya ito ng tingin at naalala ang isa sa kanilang mga kapitbahay na si Oliver na ngayon ay isa ng mayamang hasyendero. Mayaman nga ito pero nakapag-asawa naman ng lalaki ng pinag-uusapang aswang sa kabilang baryo. Ang nangyari, iniiwasan ng mga tao si Oliver. Naniniwala ang lahat na siya ay nahawaan na ng kanyang asawa kaya takot na ang kahit na sino na mapalapit sa kanya. Magtigil ka nga dyan, Ernesto. Puro kakalokohan eh. Ayoko makapag-asawa ng byuda, no? Mamaya matulad ako kay Oliver na nakapag-asawa ng aswang. Sambit niya na ikinahalakhak ng husto ni Ernesto. Sinasabi ko na nga, bay. Natahimik lang ang dalawa nang makita nilang papadaan sa kanilang kinaroroonan ang kapitbahay nilang si Aling Josepina. Mukhang galing ang ginang sa palengke. Malapit lang naman sa kanilang kubo ang bahay na matanda. Ilang metro lang ang pagitan ng kanilang mga tahanan. Sa di kalayuan mula sa bahay ni Rudy ay may poso na nagsisilbing supply nila ng tubig. Dito sila nag-iigib na ginagamit niya naman bilang panghugas ng plato, paglalaba at inumin. Ang kanyang mga kapitbahay ay doon din naglalaba at naliligo. Dito nila nakikitang papunta si Aling Josepina. Isang byuda si Aling Josepina. Dahil maagang namatay ang kanyang asawa at nag-iisang anak, magkakasunod na pumanaw ang mga ito dahil ng mga panahong yon ay wala silang pera para pampa-ospital. Simula noon, napansin na nilang lumayo ang loob ni Aling Josepina sa kanila. Hindi matukoy ni Rudy kung nagtatampo ba ang matanda o nagagalit ito sa kanila. Isa kasi siya sa hiningan nito ng tulong pero hindi naman niya napagbigyan dahil nagkataong wala siyang pera. May kapatid si Aling Josepina na kasama nito sa bahay, si Aling Juana. Pinag-uusapang aswang itong si Aling Juana dahil sa kanyang kakaibang pakikitungo sa mga tao.
mahaba ang kulay puti niyang buhok at hindi naliligo. Tahimik lang ang matanda na abala sa pagtatanim ng kung ano-ano sa kanilang bakuran. Bawal ang lumapit sa trangkahan ng kanilang bahay at mas lalong bawal manghingi ng kahit na anong bunga ng tanim sa kanyang bakuran maliban na lamang kung ibinigay niya ito. Nang medyo makalayo na si Aling Josepina ay bumulong si Ernesto kay Rudy. Sa tingin mo ba talaga aswang niyang kapitbahay natin, pare? Hindi nakatiis na binatukan ni Rudy ang kaibigan. Uy, magtigil ka nga Ernesto. Puro kakalukuhan eh. Yanda mo na yung sarili mo at babalik na tayo sa trabaho. Aniya na ikinatawa naman ng kaibigan. Masaya si Rudy na makasama si Ernesto. Marami silang napag-uusapan tungkol sa mga kakaibang nila lang at kahit na ano pa. Hindi na nila namalayan ang matatalim na tinging iginawad sa kanila ni Aling Josepina nang mapadaan muli ito sa kanilang kinaroroonan. Kahit malayo ang ginang ay naririnig niya ang lahat ng pinag-uusapan ng dalawa. Kung si Rudy ang tatanungin, hindi na siya magtataka kung bakit palaging galit ang matanda. Lagi naman talagang madilim ang aura ng ginang, nakasimangot at tila hindi nakakatikim ng kasiyahan sa buhay. Walang kaibigan si Aling Josepina dahil kinatatakutan siya ng mga residente. Tanging si Aling Juana na kapatid lamang nito ang kausap niya sa kanyang tahanan. Pagsapit ng hapon, pagod na nagpahinga muna sina Ernesto at Rudy sa isa sa mga pwesto ng sakahan nila na may lilim ng malaking puno ng mangga. Kanya-kanyang paypay ang dalawa at nagpupunas ng pawis. Bangha silang pinagmamasdan ng maliwanag na sikat ng araw na papalubog na para sa ibang parte naman ng mundo ay magbibigay ng umaga. Patayo na si Rudy nang kalabitin siya ni Ernesto. Magpadilim tayong konti, pre. Siguradong kapag napatunayan kong totoo yung sinasabi ni inay, talagang mapapaihi ka sa takot kapag nakakita ka ng isang tunay na aswang. Baliw ka talaga, Ernesto. Pero sige, pagbibigyan kita. Ngunit kapag wala tayong nakita, humanda ka sa akin, ha? Talagang iiwanan kita sa sangang daan at hindi nahahayaang makasama sa akin pauwi sa bahay ko. Banta niya. Umalis na nga silang magkaibigan. Habang naglalakad, hindi alam ni Rudy kung matatawa ba siya o hindi habang nakatingin sa nananabik na mukha ni Ernesto. Para bang siguradong sigurado na talaga itong may makikitang aswang sa lugar na binanggit ng kanyang kaibigan. Pagdating sa sangang daan, huminto si Ernesto kaya napatigil din sa paglalakad si Rudy. Hinila siya nito sa nagtataasan na talahiban pagkatapos ay itinali ang kanyang kalabaw sa lugar na hindi kaagad mapapansin ng kung sino mang daraan. Gawin ba talaga natin to? Nakangiwing tanong ni Rudy kaya minwestraan siya ni Ernesto na tumahimik. Huwag kang maingay, pare. Nariyan na si Aling Juana. Panigurado, malaking issue ito kapag nasaksihan natin kung paano siya magbago ng anyo. Anas nito. Nakita niyang naglalakad si Aling Juana papunta sa isa sa mga kalsada ng sangang daan. Palingon-lingo ng babae na parabang sinisigurado niyang walang ibang taong nakasunod sa kanya. Kabado namang ginaya ni Rudy ang ginawa ni Ernesto nang makita nilang nagpapahid na ng langis ang matandang babae. Tumawad siya at tahimik na pinagmasdan ang matandang dahang-dahang nagbabago ng anyo at maya-maya pa ay nasaksiyan na lang nilang basta na lang nawala. Uy, teka, saan nagpunta yun? Bakit nawala? Tarantang tanong ni Rudy. Simulat sa pool, noon lang siya nakakita ng ganong klaseng nilalang kaya walang paglagyan ng kanyang nadaramang takot. Nanigas na lang sila sa pinagpwestuhan nila nang maramdamang may magagaan na paa na lumapag sa bandang likuran nila. Gustuhin man ni Rudy na tumayo ng maayos ay hindi niya magawa. Labis siyang natatakot sa kanyang nakikita. Hindi lang basta laro ang nais na mangyari ng kaibigan niyang si Ernesto na noong mga sandaling yon ay nanginginig na din sa labis na takot. Ngumisi ang aswang na si Aling Juana at manghang pinagmasdan sila. Ayon pa sa ginang, isang malaking pagkakamali daw ang ginagawang pagsimangot nito sa kanila. Hindi naman daw sila iba sa mga ito,
napangiwi si Rudy. Sa kanyang isip-isip ay mukhang napagkamalan pa silang aswang ni Aling Juana. Gayunpaman, hindi itinama ni Ernesto ang maling akala ni Aling Juana. Tama ka dyan, Aling Juana. Aswang din kami. Pero kung pwede, umalis ka na dahil hindi kami makapagbagong anyo eh kapag may nakatingin sa amin. Sagot ni Ernesto. Hindi, hindi kami totoong aswang, no? Sansala naman ni Rudy at tumayo ng tuwid. Nanginginig ang kamay niyang nagsimula ng ikuyom. Paring Rudy, ano bang ginagawa mo? Mapapahamak tayo niyan eh. Sa halip na makinig ay umiling si Rudy. Hayop yung guwanang yan, pare. Nagsusungit-sungita na parang sinong birhen. Pero halimaw naman pala. Kailangan niya mamatay. Sabi ni Rudy at inilabas ang kanyang itak. Hindi nakaporma si Aling Juana ng pagtatatagain siya ni Rudy sa mismong harapan ni Ernesto. Kitang-kita nila kung paanong napaigik ang aswang na hindi na nakahanap ng paraan para makatakbo palayo dahil naunaan siya ng tapang na ipinamalas ni Rudy. Nang makita ni Ernesto na mapapatay na ng kaibigan ng aswang, ay natatarantang inawat niya ito. Rudy, pakiusap! Huwag mo nang patayin! Wala naman siyang ginagawa masama sa atin eh! Pinagpapawisan na si Rudy pero nanginginig ang kanyang kalamnan. Hindi niya alam kung bakit nagawa niyang saktan si Aling Juana. Marahil nakaramdam siya ng kapahamakan ng maramdaman ang presensya nito. Malakas ang pagkakataga niya sa ginang pero hindi man lang gaanong bumaon ang hawak niyang patalim sa makapal nitong balat. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon ng ginang ay nagtatatakbo ito na umabot sa puntong hindi na nila ito kayang tanawin ng kanilang tingin. Lagot na pre! Kapag gumaling ang mga sugat ni Aling Juana, etsak na katapusan na natin. Malinaw na gagawa siya ng hakbang para makaganti. Hintakot na wika ni Ernesto pero nagkibit balikat lamang si Rudy. Para sa kanya, magtatanda na si Aling Juana sa ginawa nitong pagsimasimangot sa kanya. Masyadong masama ang ugali ni Aling Juana para pakitunguhan nila ng maayos. Mula nang mataga niya ang aswang sa katauhan ni Aling Juana, nagbago na si Rudy. Nagiging maangas na siya at mayabang magsalita. Maging si Ernesto na dating malapit sa kanya ay iniiwasan na siya. Higit sa lahat, palagi pa niyang ipinagkakalat sa maraming tao na kaya niyang pumatay ng aswang nang nakapikit lang. Ang dating tahimik at mahihiyaing si Rudy ay nababahira na ng kasamaan sa pag-uugali. Minsan, habang nagtatrabaho sa bukid ay tinulungan siya ni Ernesto. Hindi sumasagot ang lalaki sa kanya habang binubulyawan niya. Tahimik lamang ito at sinisikap na huwag na ulit magkamali sa kanyang trabaho. Dapat kasi, tingnan mo kung paano ako magtrabaho, Ernesto. Tingnan mo yung pagkakabungkal mo sa lupa, oh. Hindi maayos. Palibasa, umaasa ka lang ng pagkain sa akin eh. Ano kayang nangyari sa'yo kung hindi kita tinulungan noon? Ano? Baka kung sino lang yung nakapulot sa'yo. Mayabang na wika ni Rudy at pinagbababagsak pa ang mga kagamitang ginagamit nila para sa pagbubungkal ng lupa. Napalunok si Ernesto. Tila sumikip ang kanyang dibdib habang pinakikinggan ang masasakit na salitang ibinabato sa kanya ng kaibigan. Hindi niya akalain ang maliit na bagay na ginawa nito ay siyang makapagbabago sa kanyang ugali. Pati ang pagkakaibigan nila ay hindi man lang pinahalagahan. Alam mo, ang laki ng pinagbago mo pre. Hindi ka na yung dating Rudy na nakilala ko. Masakit ka na magsalita. Napakasakit. Mangiyak-iyak na wika ni Ernesto nang hindi na niya mapagtisa ng sinasabi ni Rudy. Aba, kung nasasaktan ka sa mga sinasabi ko, eh di lumayas ka na. Kaya ko magtrabaho dito na mag-isa, no? Total, wala ka namang ibang alam gawin kundi ang umasa sa akin eh. Asik niya, kaya lulugulugong nagpa siya si Ernesto na umalis nga. Dahil talagang aalis ka, dapat pati damit mong nasa bahay ko, dalin mo na. Ayoko nang makita yung pagbumuka mo. Galit na ipinagpatuloy ni Rudy ang pagbubungkal ng lupa kahit umalis na si Ernesto. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit napapadalas ang kanyang pagsinghal. Pakiramdam niya, kaya na niyang itaob ang lahat.
ni hindi niya pinansin ang papadaang si Aling Josepina na noong mga sandaling yon ay galit na tinapunan siya ng tingin. Malamang galit sa kanya ang ginangda sa ginawa niya sa kapatid nito. Makailang beses niyang napansing dumaraan ang ginang sa kanyang sakahan, papunta sa kagubatan. Mukhang maghahanap na naman ng mga dahong gamot ang matanda para gamutin ang kanyang may sakit na kapatid. Simula kasi nang tagain niya ang aswang na si Aling Juana, hindi na ito nakalabas pa ng bahay. Rinig niyang usapan ng mga tao sa baryo kapag naghahatid siya ng bagong aning gulay. Ay baka raw may nakalabang isang matapang na tao si Aling Juana kaya hindi nito sinanto ang ginang. Tawang-tawa lamang si Rudy pero ang totoo, lumulubo ang puso niya sa galak. Walang kaalam-alam ang mga taong siya ang matapang na lalaking tinutukoy ng mga ito. Napansin niyang huminto na sa kanyang kinaroroonan si Aling Josepina at mas lalong sinamaan siya ng tingin. Inasikan naman niya ang babae bilang ganti. O ano tinitingin-tingin mo dyan? Tanda! Gusto mo bang itulad kita sa kapatid mong aswang na balak sana akong lantakan? Haba, hindi kayo magtatagumpay, oy! Dito pa lang, kaya na kitang pugutan ng ulo! Maangas at walang prenong wika ni Rudy. Sa halip na sumagot, kumisi lang sa kanya ang ginang at walang salisalitang iniwan na siya para magpatuloy sa pupuntahan nito. Pagsapit ng hapon ay nagpasya na siyang umuwi. Hindi niya maintindihan. Simula nang maglakad siyang pauwi, hindi na siya mapakali. Tila ba may mga matang nagmamasid sa kanya. Ang buhok niya sa batok ay nagsimula ng magsitaasan. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kilabot na tila may sumusunod sa kanya sa daan na hindi niya nakikita. Dumagdag pa sa kanyang pagkabalisa ang pagdaan niya sa gilid mismo ng malaking puntod ng asawa at anak ni Aling Josepina. Nakahambalang sa daan ng ilan sa natumbang haligi ng nasabing libingan na nawasak noong nakaraang bagyo. Tumigil sa paglalakad si Rudy at nakiramdam sa paligid. Simulat sa pool, ngayon lang siya nakaramdam ng kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Pinagpapawisan siya ng husto at tila lumilipad ang kanyang tenga nang makarinig ng mahinang huni mula sa kung saan. Galit na galit ang tono ng mga huni na may pinaghalong tuwa marahil ay dahil nakita nitong mag-isa lamang siyang naglalakad sa kagubatan. Tila bumubulong yon at may inaabangan. Inalerto niya ang kanyang sarili. Malamang may aswang sa daraanan niya. Simula nang masaktan niya si Aling Juana, mas lalong napabalitang may gumagalang aswang na nambibiktima sa bayan. Wala namang makapagtukoy kung sino ang aswang na ito dahil hindi naman nila mapagbintangan si Aling Juana na nakaratay sa kama. Sa katunayan, hindi na mabilang sa kamay ng aswang ang dami ng mga nabiktima nito na tinambangan sa daan. Kawawa ang mga taong nasaktan nito dahil hindi man lang nagawang lumaban at hindi nabigyan ng tsansang ang makaganti sa aswang. Kung sino ka mang aswang ka, magpakita ka! Singhal niya at napalingon-lingon sa paligid. Kumakabog ang kanyang dibdib at hindi niya maipaliwanag ang kilabot na nagsimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang hinugot ang maliit niyang punyal na gawa sa bronze. Ibinigay ito sa kanya ni Ernesto na dati ay pinagtatawanan pa niya kasi hindi siya naniniwala sa aswang. Ayaw niya mag-isip ng kung ano-ano, ngunit hindi maganda ang kutob niya. Mas mainam na handa siya kung sakali man na may kakaibang nilalang ang magbabalak na umatake sa kanya. Masinigpitan niya ang pagkakahawak sa PC ng kanyang kalabaw at nagpatuloy sa paglalakad. Bago makarating sa kanyang bahay, ay idinadaan pa niya sa isang munting lunangan ang kanyang kalabaw para makapagbabad naman ito sa tubig. Mabilis naman niyang nagawa ang kanyang trabaho at tinaraw ang maikling distansyang kailangan niyang lakarin bago ang likod bahay ng tahanan niya. Papadilim na at walang ilaw sa loob ng bahay niya. Mukhang naglayas na nga ng tuluyan si Ernesto at ikinalungkot ng husto ang sinabi niya. Dahil sa natuklasan, napagtanto ni Rudy na mali ang ginawa niyang pagpapasakit sa kalooban ni Ernesto.
Kahit minsan, hindi gumawa ng bagay ang lalaki na ikahihiya niya. Ngayong iniwan na siya ni Ernesto, siyak na mag-isa na lang siya sa bahay. Wala nang magsasaing para sa hapunan. Wala nang maglalaban ng marurumi niyang damit. At wala nang maglilinis ng bahay. Sa madaling salita, wala nang mapagkumbabang Ernesto na aalalay sa kanya sa lahat ng bagay na dati ay hindi na niya iisipin pa. Mahinang binatukan niya ang sarili at napasalampak ng upo sa lupa kung saan naroon ang tubig na pinaglalanguyan ng kanyang kalabaw. Ay, napakalaking loko ko talaga oh. Bakit ko ba inaway si Ernesto? Hindi naman siya masama, ni hindi naging matigas ang kanyang ulo. Napakalaki ko talagang tanga at ayaw ko mang aminin eh, nakukonsensya ako. Mahina niyang wika sa sarili. Matamlay siyang tumayo at tumakbang na pauwi. Pagkatawid niya sa munting sapa ay doon na siya nagtaka. Mas lalo siyang kinabahan nang marinig ang galit na huni na siyang bumasag sa katahimikan. Kinilabutan si Rudy. Sa tingin niya, hindi siya titigilan ng nasabing aswang hanggat hindi ito nakakaganti sa kanya. Lalong lumakas ang kabog sa kanyang dibdib. Ni huni ng mga ibon o agos ng tubig ay hindi na niya marinig. Nakiramdam siya at mas lalo pang tinalasan ang sariling pandinig. Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang meron pero nakasisiguro siyang ihuhulog siya nito sa kapahamakan. Napaigik si Rudy nang may humablot sa kanyang damit mula sa pagakbang, papunta sa batuhan. Nasundan ito ng mahabang kalmot ng kuko na tumama sa kanyang likuran. Napasigaw sa sakit na naramdamang hapdi ang lalaki nang bumalya ito sa lupa. Natalsikan pa siya ng ilang putik mula sa basang lupa na galing sa pinaglunangan ng kanyang kalabaw. Lubayan mo ako, nilalang ka! Galit niyang sigaw at dumampot ng bato para gantihan ang aswang. Pero mas malakas ito sa kanya kaya wala siyang magawa kundi ang magsisisigaw nang punuin nito ng kalmot ang kanyang mukha. Sa lakas ng pagkakahablot ng aswang kay Rudy ay nagawa siya nitong ibalibag na ikinabalya niya sa matigas na simentong libingan ng asawa at anak ni Aling Josepina. Nangihinang gumapang siya para makalayo sa nilalang, ngunit marahas na ginaya lang nito ang kanyang ginawa na animo inaasar siya. Sino ka bang nilalang ka? Aniya at hinanap ang kanyang punyal na nabitiwan niya kanina. Hindi niya akalaing sobrang lakas pala ng aswang na nakasagupa niya, kaya halos lupay-pay siyang napasandal sa simento at pinahid ang kanyang dugong pumapatak mula sa kanyang bibig. Namilog ang kanyang mga mata dahil sa pinaghalong sindak at takot. May nakatayong tila bulto ng babae sa kanyang harapan. Kulay itim ang kanyang nangingintab na balat. May mahabang puting buhok at matulis na pangil. Sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, dahan-dahan niyang nakikita ang pamilyar na itsura ng mukha nitong alam niyang labis ang galit sa kanya. Aling Josepina! Aniya at nanginginig na napaatras. Gumisi ang aswang pagkuway nanlisik ang mga mata. Nabigla ka ba? Paanas nitong wika na ikinailing ni Rudy. Hindi niya alam kung saan papaanong nangyaring si Aling Josepina ang naging aswang sa halip na si Aling Juana. Galit na nagwala si Aling Josepina sa harap ni Rudy at pinagkakakalmot ulit ang lalaki. Habang ginagawa yon, ay pasigaw niyang sinabi kung papaanong dahil sa ginawa ni Rudy ay naghingalo si Aling Juana at kinailangan niyang tanggapin ang pinapasa nitong bertud ng pagkaaswang. Hindi mo alam kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay dahil sa ginawa mo na matay ang nag-iisa kong kapatid. Kapalit ng buhay niya ang buhay mo, kaya papatayin kita. Huwag! Pakiusap! Huwag mo ko sasaktan! Hindi ko ginustong saktan ang kapatid mo. Normal lang na ipagtanggol ko ang sarili ko dahil siya ay aswang at hindi kumikilala ng mabibiktima niya. Rason ni Rudy. Sinungaling! Asik ni Aling Josepina. Napasigaw si Rudy ng lumundag ang aswang para muli siyang daluhungin.
Dahil sa pagkipagtagisan niya rito ng lakas, ay tumilapon ulit ang kanyang punyal sa di kalayuan. Napaigik si Rudy nang sapukin siya ng nilalang habang hinuhunin ito ang isang pamilyar na tunog. Tama nga siya, kagaya ito ng huni ng aswang na palagi niyang naririnig na sumusunod sa kanya. Nanlalaki ang mga matang nagmamakaawa siyang makitang humaba ang buhok ni Aling Josepina at pumulupot sa kanyang leeg. Nagpumiglas siya at pinilit na makabangon, lalo na't nagpupwersahang pumasok sa kanyang tenga at ilong ang ilan sa matutulis na dulo ng buhok ng aswang. Binaliwala niya ang matutulis na batong tumutusok sa kanyang likuran. Ramdam niyang bumabaw na ang ilan sa mga ito sa kanyang balat. Pero hindi na siya nag-inarte, basta lang makawala siya sa tiyak na kamatayan. Sinubukan niyang iangat si Aling Josepina, ngunit kay bigat ng nilalang na nakapatong sa tiyan niya. Napangiwi pa siya nang tumulo ang laway nitong sobrang lapot at nangangamoy malansa sa kanyang mukha. Nawawala na siya ng pag-asa dahil ang lakas niya ay dahan-dahan ang nalulusaw, pero gusto na niyang sumuko. Mangiyak-ngiyak na ipinikit niya ang mga mata na naghihintay na lang ng kanyang kamatayan. Pero sa isang iglap, naramdaman niyang kusang tumilapo ng aswang mula sa pagkakapatong sa kanya. Paring Rudy! Isang pamilyar na boses ang narinig niyang tumawag sa kanya. Dali-dali siyang lumingon sa pinanggalingan ng tumawag sa kanya at kaagad na nagdiwanag ang kanyang mukha nang makita si Ernesto na nag-aalalang napatingin sa kanya. May dala itong isang malaki at mahabang sibat na gawa sa bagakay na kawayan. Mukhang siya ang may kagagawan sa pagtuhog ng aswang na umatake sa kanya. Inalalayan siya ni Ernesto na makabangon, kaya naluluhang tinapik niya ang balikat ng kaibigan. Pare, patawarin mo ako. Aniya, at ginantian siya ng ngiti ni Ernesto. Kalimutan mo na yon, pare. Pareho lang naman tayong nagkamali. Saka, narito ako para tulungan ka. Kanina ko pa kasi nararamdaman na may maling nangyayari, kaya kinailangan kitang balikan. Patawad kung iniwan kita, ha? At nakita niya nang biyasaan itong kinalaban si Aling Josepina. Nagsisisigaw ang aswang habang tinutusok-tusok ni Ernesto ng sibat, kaya naglakas loob na din si Rudy na makipaglaban sa aswang. Bago pa siya maibalibag nitong muli, ay sinipa niya ang aswang na ikinatumba niya. Nahagip niya ng tingin ang kanyang punyal, kaya pilit niyang inaabot ang kutsilyo kahit hirap na hirap siya. Nagkataon kasing nasa malapit lamang yon. Siya naman pagsigaw din ni Ernesto nang sakalin ito ng aswang. Nanginginig siyang napasigaw, hanggang sa magtagumpay siyang makuha yon at mahigpit na hinawakan, bago walang habas na iwinasiwa sa mukha ng nilalang. Napasigaw si Aling Josepina at nabitiwan si Ernesto. Sinapo ng aswang ang kanyang mukha nang tumalsik ang malapot na kulay pulang dugo. Umangil ang aswang at walang paalam na humanap ng mapagtataguan sa dilim. Tuluyan ang gumabi at kabado na ang dalawang magkaibigan. Mabuti na lang nagawa nilang makauwi ng maayos sa kanilang tahanan para gamutin ang kanilang mga natamong sugat sa katawan. Hindi ko alam na namatay na pala si Aling Juana. Panimula ni Rudy. Oo, pare, namatay si Aling Juana. Hindi na kinaya yung lalim ng sugat na nilikha ng pagkakataga mo sa kanya. Wika ni Ernesto. Napayoko si Rudy. Masyado na yatang sumama yung ugali ko. Basta na lang ako nakikipag-away ng walang dahilan sa'yo. Nagsimula ito nang masugatan ko si Aling Juana. Buong akala ko, kaya ko nang kalabanin ng lahat nang dahil lang sa nakipag-away ako sa aswang. Pre, kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, ligtas tayo. Pero hindi pa tapos ang laban, ah. Tinambangan tayo ng aswang na si Aling Josepina. Kailangan gumati tayo at tambangan din natin siya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating susunod siya sa kapatid niya. Paniguradong wika ni Ernesto. Nilapatan ni Ernesto na mga halamang gamot ng kanyang sugat at kalmot, saka iniabot kay Rudy ang isang buntot pagi. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang gamitin ang buntot pagi bilang pangontra laban sa aswang, gayong may punyal naman siya.
mas lamang ang kapangyarihang taglay ng buntot pagi, paring Rudy. Kaya nitong saktan ang nasabing nila lang dahil nagmula ang pangontra sa dagat. Kung saan, baba dito sa asin at tubig alat na labis namang kinatatakutan ng mga aswang. Nanubig ang mga mata ni Rudy. Kay buti sa kanya ni Ernesto kahit alam nitong nagkamali siya. Hindi nito binigyan ng kakaibang kulay ang kanyang kasamaan. Bagkos inintindi siya ng lalaki kaya masasabi niyang isa itong tunay na kaibigan. Kinagabihan, muli silang nagtungo sa sangang daan at inihanda ang kanilang mga sarili. Nanginginig na nagdasal si Rudy at Ernesto para sa kaligtasan nilang dalawa. Maya-maya lang, natatanaw na nila sa di kalayuan ng aswang na siyang naging dahilan para mapunta sa pagkaalanganin ng pagkakaibigan nila. Sinagilaan sila ng takot nang makarinig ng mahihinang huni sa paligid. May napapansin silang kaluskos mula sa likuran pero kapag lumilingon sila ay wala namang nakikita. Dali-daling lumibot sa ibang pwesto si Rudy. Tahimik pero sigurado. Maikpit niyang hinawakan ng buntot pagi. Nakanda na siya sa sagupaan pero naningkit ang kanyang mga mata nang makarinig ng mahinang boses sa di kalayuan na animo nagdarasal at mukhang may ginagawang ritual. Napasingap siya ng mapagtantong si Aling Josepina yon. Binabanggit ang ritual na para sa pagbabago ng kanyang anyo. Nagulat lang si Rudy nang marinig ang igik ni Ernesto na siyang unang pinunterya ng aswang. Kitang-kita niya kung paano lumusot sa likuran ng kaibigan ang matutulis na kuko na ikinasigaw niya. Parang Ernesto! Dali-dali siyang tumakbo para tulungan si Ernesto nang makita niyang hindi makagalawang lalaki. Kasabay niyon ang pagbulwak ng masaganang dugo mula sa tiyan nito. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Rudy at kaagad na hinataw ng buntot pagi ang katawan ng aswang. Umatungan ito sa sakit dahilan para mabitiwan si Ernesto. Halos mabingi silang dalawa sa tinis ng boses ni Aling Josepina. Pero hindi nagpatinag ang binata at walang takot na muling hinataw ang aswang. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa hanggang sa tuluyan ng manlupaypay ang aswang. Hindi kinaya ni Aling Josepina ang kanyang mga hampas dahil bigla itong bumagsak hanggang sa tuluyan ng mangisay. Dinaluhan ni Rudy ang kaibigan saka umiyak. Pare, huwag kang bibitaw. Dadaling kita sa pagamutan. Sabi niya. Mapait nang umiti si Ernesto. Sobra pa sa saksak ang natamo niya mula sa aswang kaya alam niyang wala na siyang magagawa kundi ang tanggapin ang kanyang mapait na kapalaran. Ang kamatayan. Huwag kang mag-alala, paring Rudy. Mawala man ang buhay ko, hindi naman ako mawawala sa puso mo. Magtiwala ka lang at maging matapang. Sana huwag kang malungkot at kahit wala na ako, patuloy pa din kitang babantayan. Wika nito. Tuluyan ang humagulgol si Rudy nang bumitaw na sa pagkakahawak niya ang kamay ni Ernesto. Alam niyang wala na itong buhay. Dahil sa pananambang nila sa aswang para lang makaganti sa ginawa nito sa kanila. Namatay ang aswang pero isinama naman ito si Ernesto. Nagsilbing aral kay Rudy na tunay ngang walang mabuting idudulot ang pagganti at alam niyang buong buhay siyang magsisisi sa naging kamatayan ng kanyang nag-iisang matalik na kaibigan. Wakas!